mga kapatid, mayroon naman po tayong isang putay na ihahandog po sa inyo. Ito po yun, sariwang tambakol. Ang gagawin po natin dito, sinigang. Sinigang na tambakol po ang gagawin natin. Ngayon mga kapatid, umpisa na po natin. Ito po yung ating putahing ihandog ko sa inyo. Ito po yon, tambakol. Ito po yung pinakamin na po natin. Mayroon tayong kangkong, dahon ng sibuyas, sitaw, talong, bawang, sibulyas, kamatis, luya, bell pepper, saka sili. Ngayon po mga kapatid, lilagyan ko na po ito ng mantika. Prutuhin po natin yung isda. Itong tambakol na to, pinabad ko na po ito sa asin sa kakalamansi para matanggal po yung lansa. Bawat isda po, kahit ano pong prutuhin nyo, lagyan nyo po ng kalamansi bago nyo prutuhin. Kahit anong lutuin nyo, lagyan nyo po ng kalamansi para mas maganda po. Ayun, umpisa po natin. Mainit na po yung mantika natin. Magprito na po tayo. Yan po mga kapatid, oh. Rinito po yan. Yan po ang... Pagkatapos po natin prituhin yan, kakabawan po natin. Gagawin po natin itong sinigang. Ngayon mga kapatid, tingnan po natin. Baliktarin po natin. Yan, okay na po yan. Kahit half cook lang po yan siya, kasi lulutuin pa po natin yan. Sasabuan pa po natin siya. Gagawin po natin yung sinigang. Classic. Rinito mo muna siya bago mo siya sabawan. Mas malasa kasi ang tambakol na piniprito mo na bago isigang. Ngayon mga kapatid, hangoy na po natin siya. Luto na po yan. Ilagay natin dito sa strainer para makatulog pa yung mantika niya. Ilagay po natin dyan. Ngayon kukuha ulit tayo. Ilagay po natin. Ulo po ito mga kapatid. Ayan, ulo po yan. Antay lang ulit natin ng ilang minute. Babalik-tarin po natin yan. Ngayon po, titingnan po natin. Balik-tarin na po natin ito. Ayan na po yan. Kahit hot cook lang po yan kasi sisigang pa po natin yan. Kahit hindi po siya dapat i-sustain kasi sasabawan pa po natin. Kasi pag tinustit mo, tapos sinabuan mo, baga pumait yung sabaw o ibang lasa, mas okay na yung half cook lang siya. Para pag sabaw natin mamaya, doon na lang siya maluluto. Ngayon po mga kapatid, tapos na po tayo magprito. Anguin na po natin to. Okay na po siya. Magsimula na rin po tayo mag-isa. Tapos muna natin ng kalan. Angoy natin siya. Sige, magsimula na tayo mag-isa. Ayan po. Inango ko na mo. Inango ko na. Mag-igisa na po tayo. Isa natin ng kalan. Saka... maglagay tayo ng mantika. Mawawala ka naman yung silver tray. Yan po. Lagay lang tayong konting mantika para pangkisa natin. Yan na siya. Ngayon, pag mainit na itong mantika na to, magigisa na po tayo. Ayan po, okay na po yan.
Lagyan po natin yung bawang. Yung nga pala, kanina hindi ko nasabi, meron pala tayong sampalok mix saka isang hipon cube. Hindi ko nabanggit kanina. Ngayon ko lang nabanggit. So, okay na, brown na. Gagansin natin si Kuya. Saka, sunod natin yung luya. Sunod natin luya. Ngayon, pag okay na yung luya, luto na. Para lumabas yung aroma niya, sunod natin ang kamatis. Ayan po. Hintayin lang nating maluto yung kamatis para mas lumabas yung flavor niya. Ngayon, nagigisa na tayo. Ang gagawin natin ngayon dito, maglalagay tayo ng tubig. Tapos, paglagay natin ng tubig, hintayin natin kumulo at ilalagay na natin to. Ito na po yung finished product natin. Pinaprinito po natin yung ano, yung pambakol. Yan na pong finished product po natin yan. Ayan, okay na po yan. Maglalagay tayo ng tubig. Lagyan po natin tubig. Tapad po natin ito. Ayan po, lagyan na po natin ng tubig. Tatak na natin. Tapad po muna natin. Ngayon po mga kapatid, umpisa na po tayo maglagay ng gulay. Ito po yung unang ilalagay natin. Yan, kumulo na po siya. Okay na po yan. Ilagay na po natin itong talong. Ang talong. Tapos, sunod po natin ang sitaw. Ipahuli po natin yung isda kasi yung isda ay half-cook na po yan. Ilang kulo lang yan, luto na po yan. Ngayon, isabayin po natin itong mga sili. Yan po mga kapatid, lagyan po natin ng isang hipon cubes para mas malasa. Saka lagyan din po natin ng patis. Yan po, lagyan po natin ng patis yan. Eksaktuhin nyo lang yung ilalagay yung patis mga kapatid, kapamilya, kasi ito pong tambakol na prinito natin kanina, may asin na po to. Baka umalat. Ang panghuling last na ilalagay natin, itong kangkong saka dahon ng sibuyas. Saka itong sampalok mix. Ngayon, hintayin ulit natin kumulo to. Saka natin ilalagay yung isda. Pag nagluto kayo ng mga gulay kapatid, may halimbawa nagluluto kayo ng isda o sinigang o sabaw o linaga man, tapos may halong gulay, kailangan ng gulay po ay half cook lang. Huwag nyo na pong ibabad ng husto dito sa ano. Kasi habang tumatagal ang gulay, kahit naka-off na yung kalan, mainit pa itong sabaw, maluluto na po siya dyan. Ngayon, tatakpan po ulit natin siya. Pagbukas natin ito, saka natin ilalagay yung isda. O, di ba, mga kapatid? Habang nagpapalambot tayo, magkape muna tayo. Broad coffee. Kape muna. Shout out ko pala yung aking kaibigan. Si Bossing Tapia. Sir, shout out mo kayo. Ngayon kapatid, tingnan natin.
Wow, okay na po yan. Ilagay na po natin itong isda. Ilagay na po natin isda. Ayan po. Para mas malasa po siya, mga kapatid. Wow. Ang sarap nito, parang professional man lang tayo nagluluto. Ito po yung mga nakikita ko lang po ito sa mga dinadaanan ko, mga kapatid. Ito nga to, ito nagtira pa ako sa aking bunso kasi mas paborito po nila yan. Prenito din. Yan, yun na po siya. Hintay na lang po natin, dagdagan pa natin ng isa. Dagdagan pa natin ng isa. Yan po, hintay na natin, konting gulo lang siya. At iok na natin ang kalan. Kaya na. Ayun, tikman mo. Tikman po natin kung ano na po yung ano. Wow! Heaven ng lasa. Napakasarap, mga kapatid. Lagay na po natin ang kangkong. Yan, lagay na po natin yan. Saka po, ilalagay na natin ang ginisa mix. Ang sarap, mga kapatid. Hindi man po tayo nakapag-aral ng culinary, sa experience po natin, sa mga nakikita natin at natitikman sa labas, mga pagkain, ay nagagaya na rin po natin. Ngayon, ilagay na po natin ito. Yan, ilagay ko na po yung ginisa mix. Titikman ulit natin, mga kapatid. Woo! Sarap! Para man lang pang 5-star hotel. Okay, mga kapatid. Sa ngayon po, luto na to. Tatakpan natin kasi ang kangkong nakahapkop pa lang. Pagtagal-tagal niyan, kasi may pa yung sabaw, maluluto na rin po siya dyan. Kaya, i-off na natin. Salamat sa lahat po ng makapanood nitong panibagong vlog ko, mapanibagong putahe. Marami pong salamat sa inyo. Sana po, paki-share nyo, paki-like, paki-subscribe. Marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po.